magpakailanman hindi magbabago. Yuki, anak. Yuki, patawarin mo ko. Alam ko mahirap intindihin yung ginawa ko, pero humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Ayon sa 2016 report ng Japan Times, sa mahigit 2 milyong foreign workers sa naturang bansa, pumapangatlo ang mga Pinoy with over 237,000 OFWs. Ayon naman sa statistics na inilabas ng Nippon.com, pangalawa ang mga Pinay sa dami ng foreign wives na pinapakasalan ng mga Hapon sa loob ng kanilang bansa. At ang mga batang bunga ng kanilang pagmamahalan ay tinatawag nating mga Japinoy. Marami sa kanila ay ipinanganak dito sa Pilipinas pero iniwan na ng kanilang mga amang Hapon. Samantala, may ilan namang mga Japinoy na hindi tanggap ng pamilya ng kanilang ama doon. Kaya napipilitan ang kanilang ina na iuwi sila dito sa ating bansa. Ang makulay na salaysay ng isa sa kanila ang ating matutunghayan ngayong gabi. Kwento ito ng isang batang nawalay sa kanyang ama na Hapon at inang Pinay. Dito lamang po yan sa aming special episode na pinamagatang Yuki, a Japinay Story. Alam mo ba yung number one rule ng mga shinobi gaya natin? Walang susuko. Akira Minaide! Ah, Derek nga pala. First time ko sa cosplay. Yuki. Ay, sorry. Paano mo pala nalaman na parang susuko na ako? Wala na, naramdaman ko lang nung paglakad mo dito tapos nakita ko rin sa mga mata mo medyo, yun nga, malungkot ka. May mga namimiss lang ako. Tsaka namimiss ko na rin yung Japan. Oh, Japan, buti nga, nakapunta ka na dun eh. Ako kaya, pangarap ko, makapunta doon sa Japan. Ako ang pangarap ko, mahanap ko yung mama ko. Tsaka yung mga kapatid ko. Siyempre, Mama. Mahanap kita kahit saan ka pumagtago. Sana, Mama, lagi po tayong magkasama. Forever and ever. Di ba po, Ma? Ma, huwag po kayong aalis sa amin, ha? Kaya lang hanggang ngayon, di ko pa rin mahanap Mama ko. Lang yun. Medyo naging emotional lang talaga ako pag napag-uusapan yung mama ko tsaka mga kapatid ko. So, sa Japan ka lumaki? Hapon ba tatay mo?
Oo. Pero matagal niya nang iniwan mama ko eh. Hindi. Japinay ka pala. So, iniwan kayo ng papa mo. Tapos yung mama mo hinahanap mo ngayon. Bakit? Iniwan ka ba niya? Iniwan ka ba ng mga kapatid mo? Ay. Excuse me. Hi, Naruto! Hello. Okay lang. Ano na? Mauna na kami, ah. Nice meeting you. Sige, nice meeting you too. Tara. Nay. Tay. Anong oras na? Akala ko ba sandali lang yung cosplay? Cosplay na yan. Ay. Sorry po. Halika na. Kumain na tayo. Kaya namimihas ka ng ampun mo eh. Masyado mong in-spoil. Eh, ikaw naman kasi siya. Di ba sinabi na sa'yo? Yuki po, ate. Hoy. Pasalamat ka nga, binigyan ka namin ng pangalan tsaka apelido, di ba? Sumasagot-sagot ka pa dyan. Bakit? Feel na feel mo pa rin yung pagiging Haponesa mo. Nanay, tatay mo, hindi mo pa nakikita. Ayos. Tama na. Maliit na bagay, pinag-aawayan niyo pa eh. Sina, kumain na tayo, anak. Tayo naman kasi. Dapat pinagsasabihan niyo yung ampun niyo eh. Kaya walang utang na loob yun. Ay nako, nakakawala ng gana kumain. Ano? Masaya ka na? Norma. Norma, sandali nga. Bihira ka naman. Oh, kita mo na. Bilingera ka kasi. Naging mahirap para kay Yuki ang sitwasyon niya sa bahay ng pamilyang umampon sa kanya mula noong 7 taong gulang siya. Pakiramdam niya kasi, kahit kailan, hindi siya itinuring ng mga ito na kamag-anak. Di ako makapaniwalang kinaganong ka ng pamilya mo. Bata pa lang naman ako, ganun na eh. Ano pa ba i-expect ko? Tsaka tama naman din sila. Di naman talaga nila ako kadugo. Pero in fairness talaga sa'yo, Besa, kahit na ganyan yung pinagdadaanan mo, aba, push na push ka pa rin. Push na push ka dyan sa pamilya na yan. Kalimutan mo na ba yung motto ko? Akiraminaide! Ah, gusto mong ganyan, ha? Akiraminaide! Oh, huwag ka susuko! Basta hanggat hindi ko pa nadadrawing yung kabilang mata nito, di ako susuko. Ano ba yan? Yuki! Nanda sa watayo! Omotsa dyan na iyo! Mama, karawanane? Karawane? Daruma nengyo de syo. Enore? Oo. Kung gusto mo daw mag-wish, pwede mong i-draw yung isa niyang mata. At kapag natupad na yung wish mo, saka mo naman i-draw yung isa pa niyang mata. Kahit ano pong wish, pwede niyong matupad? Oo. Eh kung i-wish ko po kaya na balikan tayo ni Otosan? Anak, hindi ba pinalayas na tayo ng papa mo? Kasi hindi tayo tanggap ng lahi nila. Kaya illegal na tayo dito. Kaya wala na rin mapasukan na kong trabaho. Wala na tayong pera. Dahil sa sinabi ni Mama sa akin noon na kahit anong wish, pwedeng tuparin ito, hindi ko na binitawan tong daruma dahil na to. Anak, halika na! Mama, bakit po?
Kahit pa nung na-deport kaming buong pamilya pabalik sa Pilipinas pagkatapos mahuli ng mga pulis na TNT si Mama. At sa pag-uwi namin dito sa Pilipinas, halos 2 buwan kaming biyahe ng biyahe. Pinuntahan namin lahat ng kamag-anak namin na hindi rin kami tinanggap. Mapa-Japan o mapa-Pilipinas, walang gustong kumupkup sa amin para makapagsimula ulit si Mama. Para mabigyan niya kami ng magandang kinabukasan. Hanggang sa napansin ko na lang na sinama ni Mama si Chimi. Tapos, hindi ko nun maintindihan kung bakit iniwan ni Mama si Chimi sa tapat ng simbahan. Sabi niya babalikan niya yun eh. Pero mas hindi ko pala maiintindihan yung susunod niya pang gagawin. Bahala sa kanya. Yuki. Magpapakabait ka. Bakit po, Ma? Saan po kayo pupunta? Basta, kung makabait ka sa kanya. Mama, sasama po ako! Mama! Ito ka na lang ako na magiging tatay mo, ha? Mama, huwag mo ako iwan! Mama! Dahil nung hindi na raw niya magawang bayaran si Papa Monching ng 20,000 para sa ilang araw na rento ng taxi, ako yung pinambayad niya. Bes, sorry ah. Hindi ko naman alam na ganyan pala yung pinagdaanan mo eh. Hindi ka naman kasi makwento eh. Ayos lang, bes. Pagod na rin kasi ako mag-isa eh. Pagod na ako na ito na lang lagi yung kinakausap ko. Ito na lang naiwan sa akin eh. Wala na yung nanay ko. Si mga kapatid ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba o hindi. Dito na lang ako sa Manika umasa eh. At patuloy na umaasa na sana, balang araw, matupad ang wish ko na sana makita ko na uli si Mama at ang mga kapatid ko. Gagawin ko lahat para makapiling ko sila ulit.
So natapos sa kayo kay Shimi, binigay sa kumbento. Opo. Saan kayo tumuloy? Ang nangyari po kasi nung umikot-ikot na po yung taxi po, saka hanap daw ng relatives. Nung time na yun kasi hindi ko naman po alam yung data mail eh. Kasi po wala po akong idea kung saan kami pupunta eh. Tapos sabi na sa akin po nung mama ko kasi na punta daw kami doon sa bahay ng taxi driver po. Tapos po ano, nung pagdating po doon sa Cavite po yun, 20,000 daw yung metro daw metro, ng taxi. Inabot po na nung 20,000. So, ang kasunduan daw po nila is ako daw yung iiwan. De, umano na yung sasakyan. Umiyak ako ng gusto kasi nga na umalis na yung sasakyan. Paalis. Ako hindi kasama. So, umiiyak ako. Uy, ka na. Sa'yo? Hindi, okay lang ako. Kasi best, alam ko naman na malungkot ka, lagi kang malungkot. Kaya may surprise ako sa'yo. Ano na naman yan? Sorry ha, kinitsaba ko ba itong kaibigan mo para lang... Alam mo na. Para, ano, ligawan ka. Pwede ba? Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit naman hindi? Para sa'yo nga pala. Kung ayaw mo naman yun, meron din akong, ano, anime manga. Wala. Mahilig ka mga basa. Kunin mo na. Kunin na kukunin ko yan. Masugid na nanligaw si Derek kay Yuki. At makalipas ang ilang buwan, ay naging ganap na rin mag-boyfriend at girlfriend na ang dalawa. Magnanakaw! Ha? Ilabas mo yung pera ni Mama! Anong pera? Ate, wala akong alam dyan! Sinungaling! Tama na! Tama na! Hoy, ikaw nga, Cha. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang kumuha ng pera ko? Hindi po. Wala pa akong alam dyan. Anong walang alam? Cha, kilala ka na namin. Bata ka pa lang, alam na namin na malikot yung kamay mo. Di ba ginawa mo na dati yan? Dedenay-denay ka pa? Minsan lang naman yan, ate. Naingit lang naman ako dun sa mga bata, kaya gusto ko rin ang sarili kong Crayola eh. Tsaka ng notebook, tsaka lapis. Eh, di ba hindi niyo naman ako pinag-aral kaagad? Alam mo ikaw, sumbatera ka na. Sinungaling ka pa. Pero yun naman yung totoo, di ba? Kahit kailan naman, di niyo talaga ako tinuring na parte ng pamilya niyo. Sinungaling ka eh, ha? Ah, sige! Ayaw mo lang, ayaw ka dito! Tama na! Tama na, tama na. Ano nagawa ninyo? Amal. Para kayong hindi magkapatid niyan eh! Tay! Eh talaga namang hindi ko kapatid yan eh! Sige! Talagang tama na! Kasi hindi ko na siya kaya makasama dito sa bahay na to. Kung gusto niyo, palayasin niyo na yan! Kung hindi, ako ang aalis dito! Mamili kayo, Tay! Dahil sa nangyari, ay wala nang nagawa si Yuki, kundi ang lumayas sa poder ng pamilyang umampon sa kanya. Mabuti na lamang at laging nasa tabi niya si Derek na siya namang sumalo sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Yuki ay mas matitinding problema ang kanyang kakaharapin. Derek, hindi mo to kailangan gawin ha. Napapagastos ka pa eh. Tatagalin ko pa ba ito kung dito rin naantong yung relasyon natin? Ikaw, ako, magiging anak natin, masaya tayo sa isang bahay. Yuki, sigurado na ako. Hanggat kaya ko, gagawin ko lahat. Salamat, Derek.
Pangako ko yan. Ito mo. Sayang na natin. Tutulungan kita. Para mabuo ulit yung pamilya mo. Eh, masaya tayo hanggat sa... Kasi lahat inaata yun. Nay! Te! Oh, dito na pala kayo agad, Nay. Hindi pa kami nakapagkain si... Si Yuki po. Hindi pa kami nakapagayos ang aga nyo. Eh, paano naman kasi si Nanay? Gustong-gustong... i-check tong upahan yung bahay. Ikaw pala si Yuki. Maganda ka rin naman pala. Halika nga saglit. Alam mo ba itong pinapasok mo na to? Tingnan mo nga yan, oh. Ang bata-bata pa niya. Baka naman pinagtirawang kulong niya. Nagsama ang dalawa sa isang inupahang bahay kahit pa alam ni Yuki na ang ilang kamag-anak ni Derek ay hindi sang-ayon sa kanya. Ngunit pinilit magpakatatag ng dalawa hanggang sa biyayaan sila ng isang anak. Ay, wala na nga ho nagastos ko na ho sa pambili ng gatas ng anak ko. Anak mo? Paano ka nakakasigurong anak mo yung batang yan? Di naman eh. Ang akin lang naman, hindi mo pa nakikilala ng maigi ang babae na yan. Hindi nga tayo sigurado kung totoong Haponesa yan eh, kung gumagawa lang ng kwento. Ate, pwede tama na. Pagod na ako makapagtalo eh. Tama naman si Derek. Huwag na natin siya. Sige! Magkampihan kayo, kampihan niyo yung babae na yan. Sama-sama kayo. Uy, teka! Yuki. Derek, ayoko na. Pagod na ako sa mga panlalait ng pamilya mo eh. Babe naman. Siguro intindihin na lang muna natin, tsaka... Diba, huwag na lang muna natin pansinin. Intindihin? Muna, huwag papansinin? Derek, araw-araw, durog na durog na ako sa mga pinagsasabi sa akin ng pamilya mo. Ang tingin nila sa akin, wala akong nararamdaman. Ano ko, robot? Oo, lumaki ako na wala akong pamilya. Pero tao pa rin naman ako. Ayoko na. Kung hindi mo ako kayang ipagtanggol dun sa pamilya mo, lalayas na kami dito ng anak ko. Pwede sige, lumayas ka. Iwan mo ako? Sige, iwan mo ako. Pero sa akin ang anak ko, ah. Ano? Ano-ano? Bakit may trabaho ka? Kaya mo buhayin anak natin? Paano mo bubuhayin? Iwan mo ako pero sa akin anak ko. Mahal? Derek? Sige, iwan mo ako. Pero sa akin ang anak ko, ah. Ano?
Bakit may trabaho ka? Kaya mo buhayin anak natin? Iwan mo ako pero sa akin anak ko. Iniwan ka, pinaampong ka nga ng mama mo, di ba? Nangako ka na hindi mo ito gagawin sa mga anak mo. Pero ano ba nangyari at bakit kinailangan mong iwanan nga rin ang anak mo? Kasi gusto ko rin pong makapagtrabaho ng maayos. Oo. Ang akin po, iniwan ko po siya sa tatay. Hindi ko po iniwan sa ibang tao. Oo. At alam ko po sa sarili ko na hindi ko naman siya iiwan na basta-basta na at ginaya ko yung ginawa ng mama ko. Mm-mm. Binabalik-balikan ko po kada sumusweldo po ko, nagdadala ko ng gatas. Kusan-san din po ako nakapagtrabaho, kung ano-anong trabaho na po yung pinasok ko po eh. Mm-mm. Hindi rin po madali lang walang dokumento eh. Oo, kasi gumagamit nga po ako ng fake documents. Oo, fake documents mo, no? Sa sarili mo kasi wala kang kinanlan dahil yung gamit mo, hindi mo naman tuwi na napangalan. Oo nga. Yuki! Uy! Lay! Teka. Ma'am, sandali lang po ah. Masiyahin yung ma'am mo. Uy, ikaw ah. Buti naman nakarating ka na. Ilang beses mo nang sinabi sa akin na dadalaw ka. Ngayon ka lang nakarating? Ito na nga, nakarating na oh. Sorry na. Eh, minsan marami lang ginagawa. Uy, may cosplay event sa susunod na linggo. Dito lang yun, malapit lang. Punta ka. Baka hindi na lang muna. Sayang kasi yung pangbibili ko ng costume eh. Pangbibili ko na lang ng kailangan ng anak ko. Sabagay. Nakita na ba kayo ulit? Hindi pa nga eh. Sana sa katapusan, madalaw ko. Eh, ayoko namang matulad siya sa akin. Lalaki siya na walang kinikilalang ina. Tama ka dyan, Bes. Speaking of ina, kamusta na ba yung paghahanap mo sa mama mo? Ayun, wala. Kung saan-saan ang Japinay na Facebook group ako nagko-comment, nagpo-post. Wala talaga eh. Nahirap talaga maghanap ng ayaw magpakita. Eh, Bes, subukan mo kaya yung ano, yung mga panawagan sa TV. Kasi may nakita akong palabas, naghahanap sila ng mga Pinay na may lahi. Parang kagaya mo. Mga hindi na nila nakita yung mga magulang nila. Talaga? Oo, eh, kaya lang. Kailangan nila ng mga papeles para katunayan na isa kang half Pinay o half Japonesa, ganun. Wala naman akong papeles eh. Birth certificate nga, wala ako. Eh, kay Papa Monching mo, tanungin mo kaya, baka naman meron siyang alam. Dahil dito, agad na bumalik si Yuki sa bahay ng pamilyang umampon sa kanya upang hanapin ang dokumento na maaaring makatulong sa kanya para sa wakas ay mahanap na niya ang kanyang ina. Oh, anak. Pasok. Tay. Hey. Hingali ka. Upo.
Mabuti po, inabutan ko kayo. Itatanong ko lang po sana kung may mga iniwan bang papeles si Mama sa inyo. Baka po kasi kasama dun yung birth certificate ko. Bakit mo hinahanap? May pagkakataon na po kasi akong mahanap sila eh. Sana po matulungan niyo ako. Ganun ba? Alam mo anak, alam ko hindi naging perpekto yung buhay mo dito sa amin. Hindi ka naging masaya. Marami kaming mga pagkukulang at pagkakamali sa'yo. Pero alam mo, aminin ko man o hindi, tinuring kitang isang tunay na anak. Katulad nung pinangako ko sa nanay mo. Alam ko po yun. Alam ko po na pinilit niyo talaga akong mahalin bilang tunay niyong anak. Pero kasabay po nung pagpilit na yon, meron ding mga taong nasaktan. Sina ate, si mama, at ako rin po. Kaya sana po hayaan niyo po hanapin ko kung sino talaga ako. Mag-alala, naiintindihan ko. Mahal na mahal kita, anak. Puntahan mo dun sa bodega, anak. Hanapin mo dun. Nandun lahat ng mga tinatanong mong papeles at kung ano pang kailangan mo. Pati na rin yung kasulatan na ginawa ng nanay mo at binigay sa aming mag-asawa bilang pagsasabing pambayad utang ka sa amin. Salamat po, Tay. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako sumusuko. Alam ko po, balang araw mabubuo rin po kaming mag-iina. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Mahal na mahal ka ng tatay mo. Dala-dala ang mga dokumentong kailangan ay agad nagsadya si Yuki sa isang programa sa telebisyon upang hanapin ang kanyang ina. Yuki, maaari ka ng manawagan. Ma, nandito na po ako sa TV. Hindi ko po alam kung kilala niyo pa ako o hindi. Pero ako po si Yuki. Anak niyo po. Sa totoo lang, hanggang ngayon, galit pa rin po talaga ako sa inyo eh. Nagtaton po ako. Naiinis ako. Kasi hindi ko po maintindihan kung bakit binimigay niyo na lang kami kung kani-kanino. Pero gusto ko po kayong maintindihan. Gusto ko pong maintindihan yun. Para mawala na yung sakit na nararamdaman ko. Kaya kung nanonood po kayo, sana po makipakita na po kayo sa akin. Sabay po nating hanapin yung mga kapatid ko.
Mahal na mahal ko po kayo, Mama. Bes. Akira Minale! Oh, di ba yun yung lagi mong sinasabi sa sarili mo? Laban lang. Walang sukuan. Hindi ko na kasi alam kung saan o paano ako magsisimula para hanapin yung mama ko. Akala ko naman pag nanawagan ako sa TV, yun na yun. Hindi pa rin pala. Eh, kung maghanap ka kaya ng sign, Bes, yung pag nakita mo yun, dun mo malalaman kung yun yung sign na laban pa. Sorry, miss. Di ko sinasadya. Miss, sir. Okay lang po. Kasalanan ko po yan. Hindi. Kasalanan ko talaga eh. Okay lang po, sir. Kasalanan ko po. Sorry. Hindi. Kasalanan ko. Ay, sige. Kasalanan mo na. Kasalanan mo na. Natingin ka ba sa tattoo ko or sa braso ko? Joke lang. Hindi. Naalala ko lang. Sa Japan kasi ang ibig sabihin niyan, good luck. Ah, tropa ko lang gumawa nito. Tattoo collector kasi ako eh. If you want, pwede naman kita samahan sa kanya. By the way, I'm Ryan. Yuki. Mula noon, unti-unti nang naging matalik na magkaibigan sina Yuki at Ryan. Hanggang sa sila rin ay naging magkasintahan na. Kasama si Ryan, biniyayaan naman si Yuki ng dalawa pang mga anak. Alam ko naman na hindi ka magiging masaya hanggat di mo nakikita yung mga kapatid mo. Pati na rin yung nanay mo. Galit ka ba? Hindi. Hindi, mahal. Nalulungkot na kasi ako eh. Wala akong naitutulong sa'yo. Sobrang laki na nang naitutulong mo sa'kin. Hindi mo alam kung gaano ko na-appreciate yung mga ginagawa mo. Pero gusto pa kitang tulungan. Pangako, tutulungan kitang makasama yung mga kapatid mo. Tutulungan kitang mahanap sila. Nandito lang ako. I love you. I love you too. Todo ang naging suporta ni Ryan para kay Yuki, para sa paghanap nito sa kanyang ina at mga kapatid. Kasabay ng pagsuporta nito sa kanilang bagong pamilya. Anak! Namiss mo ba si Mama? yung pinadala kong laruan at saka yung bag pang pasok sa school, nakuha mo ba yun? Opo. Kaso Mama, minsan kasi naiingit ako sa iba kong classmate. Kasi sila may dalawang lola. Bakit po ako isa lang? Tanong siya ng tanong sa akin. Hindi ko naman alam sasabihin about dun sa mama mo. Anak, ganito kasi yan eh. Dalawa rin naman yung lola mo. Kaya lang kasi yung isa nasa malayong lugar kaya hindi pa natin siya makakasama. Pero pag nakita na ni Mama yung lola mo, papakilala ko kaagad siya sa'yo. Yay! Gusto mo yun? Dahil good boy ka, meron akong pasalubong para sa'yo. Sandali. Kino mo? Gusto mo yan? Sige na, maglaro ka na. Kamusta ka na? Derek, ayos lang ba kung maghahati tayo ng araw sa bata?
Alam mo lang pahirapan yung bata eh. Sige na. Kahit weekends lang. O kaya kahit isang araw lang, kada linggo. Direk lumalaki na kasi yung bata eh. Ayoko namang dumayo yung loob niya sa akin habang... Nagkabuhay pa rin ka lang, ganyan ka na. Hindi ba may dalawang anak ka doon? Direk, nakikiusap ako sa'yo. Nire-respeto kita bilang ama ng bata. At sobrang nagpapasalamat ako sa'yo dahil kinupkup mo yung anak natin noong mga panahong walang-wala ako. Gusto ko lang talaga makabawi ng oras sa kanya. Pag-iisipan ko. Saan, tara na. Sisimba pa tayo, di ba? Hindi po sasama si Mama. Hindi, may gagawin si Mama mo. Tara. Hug. I will miss you, Mama. Namimiss din kita, anak. Saan, tara na. Nakabait, ha? Yung pakiramdam na may niyayakap pa akong nanay, may tinatawag pa akong mama, meron pa akong pakiramdam na yung talaga masasabi mo sa'yo. Gusto na kita makita. Sa totoo lang, matagal lang ito inahanap. Inahanap ka na ng mga apa mo. Mga apa mo, tatlo na. Nakatatlo na ako, ma. Gusto ka na rin nila makilala. At gusto na rin kita makita. Sana makita tayo ulit. Hindi tumigil si Yuki sa paghahanap sa kanyang ina at mga kapatid. Sumali siya sa iba't ibang Japinay group online hanggang sa maisipan niyang lumapit sa isang programa sa GMA Network upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang pamilya. Hanggang sa... Mal! Mal! Uy! Man, bakit ang saya-saya mo? Napromote ka ba? Mas maganda pa to sa promotion. Bakit? Ano ba yun? Yung ginawa natin webpage, may nag-message sa akin doon. At alam niya daw kung sino yung bunso mong kapatid. Si Jimmy? Sigurado ka ba dyan? Hindi ko pa alam, pero pwede mo siyang message. Mahal, kinakabahan ako. Mahal, paano ko makikita ko na nga yung kapatid ko? Anong sasabihin ko? Anong itatawag ko sa kanya? Paano kung alam niya yung tungkol kay Mama? Paano ko inipapaliwanag? Mahal, umalma ka muna ha. Minum ka ng tubig. Ha? Sige, minum ka muna ng tubig. Diga, magpupo muna dito. Umalma ka muna, ha? Huwag ka muna mag-expect o mag-isip na kahit ano. Ang mahalaga, makikilala mo na kung sino yung bunso mo kapatid.
Nakuha mo rin pala to? Alam mo, naalala ko pa ng bata ka. Cute-cute mo. Lagi kang umiiyak pag di ka kinakarga ni Mama. Ate, alam mo rin po ba kung paano ako iniwan ni Mama sa simbahan? Alam mo pala yun? Ikinuwento po sa akin lahat ng pamilyang umampun sa akin. Wala naman po sila itinago eh. Eh, kamusta ka dun sa pamilya mo? Kamusta yung pagtrato nila sa'yo? Bunso, gusto mo ba sa akin ka nalang tumira? Ate, mahal ko yung pamilyang kinagisnan ko. Mahal din nila ako. Kahit kailan, hindi nila ipinaramdam sa akin na ampon lang ako. Bunso. Sorry ate, pero hindi ko sila kayang iwan. Naiintindihan ko. Pero okay lang ba sa'yo kung magiging ate mo pa rin ako? Siyempre naman po ate. I love you po. Salamat, bunso, ha? Mahal na mahal ka ni ate. At sana, sa susunod na beses na magkikita tayo, kasama na rin natin yung isa pa nating kapatid. Talaga po? May kapatid pa po tayo? Oo. Si Shio. Kaya lang hindi ko pa siya nahahanap eh. Pero huwag ka mag-alala. Kasi nararamdaman ko, konting-konti na lang, magkakasama na rin tayong magkakapatid. Okay po. Yuki? Mama? Patawad. Kung ano man po yung nagawa niyo dati, naiintindihan ko po yun. At napatawad ko na po kayo dahil mahal na mahal ko po kayo. At dahil kayo po ang nanay ko. Mama, pinuntahan niya daw ako. Humingi siya ng tawad.
Mahal, hinatid ko na pala yung mga bata kay Latita. Baka kasi makita pa tayo umalis, umiyak pa. Mahal. Mahal. Tarimik mo ba? Sorry, mahal ah. Hindi kasi mawala sa isip ko yung panaginip ko eh. Parang totoong-totoo talaga. Huwag may isipin nyo. Tao po? Tao po! Hello po, sister. Ano pong kailangan nila? Ikaw ba si Yuki Garcia? Yung may post online na maghahanap ng nawawalang kapatid? Opo, ako nga po. Kilala namin ang kapatid mo. In fact, kami sa bahay ampunan ang nagpalaki sa kanya. Si Shio? Sigurado po kayo? Oo. Nandito nga siya eh. Sabi nga daw po ni Mama sa mga madre na babalikan daw niya ako. Kaya hindi nila magawa na ipaampon ako. At nung lumaki na ako, hindi na ako pwedeng ampunin. Nagpalipat-lipat ako ng tutuluyan. Minsan sa Boys Town, tapos sa simbahan, tapos balik sa bahay ampunan. Sorry, Shio. Sorry kung hindi kita nahanap kaagad. Huwag mo sasayin ang sarili mo, ate. Hindi mo rin naman alam talaga kung saan kami hahanapin eh. Basta ang mahalaga ngayon, magkakasama na tayo. Wala nang iwanan na. Wala nang hiwalayan na. Kahit ano pang mangyari. I will forever be your bunso kahit hindi pa natin nahahanap si Mama. Nice. Pero ate, kamusta na nga pala si Mama? May balita ka ba tungkol sa kanya? Makikita pa ba natin siya, ate? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung nasa Pinas ba siya, nasa Japan, o nasa ibang lugar. Hindi ko rin alam kung buhay ba siya o wala na. Basta ang alam ko, kung ano man yung nagawa niya sa atin noon, may dahilan siya. Oo, nagkamali siya, pero hindi yun sapat na dahilan para magalit tayo sa kanya. Ina pa rin natin siya. Alam niyo, dati, iniisip ko, kailangan mahanap ko muna si Mama para maramdaman kong kumpleto ako. Pero nagkamali pala ako. Hindi pala dapat yun yung una kong ginagawa. Na-realize ko, kailangan ko pala muna siyang patawarin bago ko siya hanapin. Pati kayo. Nagkamali ako. Sana mapatawad niyo pa rin ako, ha? At dahil nagdadrama na naman ako, oras na! Kampay! Kampay! Op! Bata ka pa, tubig ka lang. Bawal ka muna. Japanese water naman yan eh. Kampay! Kampay! Yes! Ate! Oh! Natulog na yung mga bata. Tulog na. Pagod sa kakalaro. Ayos. Umaupo ka muna dyan. Oh, sige, sige. Uy, ate! Mal! Sean! Ba't tayo, Mami? I miss you, Mama. I miss you too. Mahal, paano? Umayang na si Derek na dumito muna si Sean habang bakasyon. Tulad ng hinihiling mo.
Talaga? Narinig mo ba yun? Dito ko muna kay Mama? Bigla po may nag-message. Una po, yung mga kaibigan ng mama ko sa Japan. Ayun, oo. Oh. And then, sabi ng mga kaibigan ng mama ko sa Japan po, Yuki, naalagaan ka namin sa Japan. Ah. At meron akong picture mo. Doon ko lang po nakita yung picture. Talaga may picture ka? Opo. Picture mo taga. Ako, anong feeling nung ganun, Yuki? Sabi ko po, kasi ang sarili ko wala po akong masyadong moment po nung kabataan ko eh. Mm-hmm. So, nung nakita ko yung picture ko, sabi ko, kamukha ko rin pala yung mga anak ko. Tapos nakita ko yung picture ng mama ko na sabi ko, kamukha ko rin pala yung mama ko kasi yung sa Xerox lang po ako umasay, doon sa papers ko lang. Doon lang po ako bumis lahat po ng detalye ng mama ko. Mm-hmm. So, ngayon sa buhay mo, si mama mo na lang ang kulang. Ano? Opo. Natagpuan mo na yung dalawa mong kapatid. Opo. Ayun. At nalaman ko po, meron pa po kaming kapatid. May isa pa kayong kapatid? Opo. Pilipino. Ah, Pilipino. Pero bunso na po yun. Paano yung naging kapatid yung Pilipino? Ang di, natagpuan ko na po yung lola ko at saka yung tita ko po. Ang sabi po nila, ni, meron kayong kapatid pa na isa pa, si Jeremias. Tapos sabi nila, pinanganak daw sa Sampaloc daw po. Na-meet mo na ito? Hindi rin po. Ay, hindi mo pa rin namihiling. Yun po yung hinihiling ko na kasama ni Mama hanggang ngayon. Sana po. Sana? Anong pangalan? Jeremias po at si Rowena Ruasol, si Mama ko po. Jeremias yung kapatid mo? Opo, sabi po. Oo nga. Si Rowena... Ruasol po yung Mama ko. Ruasol? Opo, Rowena Ruasol, aka Debbie Garcia. Debbie. Opo, oh, yun po yung pinangalan niya sa Japan po. Oo, oo, oo. Sa iyong mabibigat na karanasan na yan, ano, Yuki, sino yung mga taong nais mong patawarin? Mga taong hindi nagpakita ng maayos sa'yo habang ikaw ay naghihirap, habang ikaw ay nandiyan sa mga ganyang problema mo. Bago ka, imbis na tulungan ka eh. Diba? Nasaktan ka pa lalo. Ako po, yung una ko po siguro gusto patawarin yung mama ko po. Mm-mm. Kasi kahit sino naman siguro magulang. Ayaw naman po magalit sa magulang. Kasi po ako, sabi ko sa sarili ko, may nanay po ako, may mama po ako. Ang gusto ko lang po kasi, noong time na yun, noong iniwan niya na ako, yung mama ko lang po talaga yung gusto ko makita. Sa kanya kasi ko malalaman yung sagot ng mga katanungan ko. Ano bang mga katanungan yung gusto mo kung makuha? Ano ba yung mga katanungan na talagang bumabagabag sa'yo hanggang ngayon? Na bakit? Yung mga bakit? Bakit kami pinag-iwalay pa? Bakit po kami hindi na lang kami magkakasama lahat sa hirap at ginawa? Madalas mga kaibigan ko sinasabihan ko, mahalin niyo yung magulang niyo, mahalin mo mama mo. Kasi iba pa rin yung pangangalaga ng mama eh. Iba pa rin yung pagmamahal ng nanay. Na binibigay sa'yo na gabay, tsaka lahat-lahat. Yuki, kausapin mo. Baka nanonood sa yung mama mo. Kausapin mo. Ma, ako po si Yuki. Si Yuki po na... na iniwan niyo po sa taxi. Na sinasabi po nila na palambahin mo sa taxi ng 20,000. Ma, ito po ako ngayon. 29 years old na po. Mga na, napapanood mo ako sana. Maski sa social media ko, kahit i-message mo lang ako. Kasi, tagal ko na rin po inasam na makita ka. Tsaka, yung mga kapatid ko, nakita ko na rin. Nagpapasalamat ako na natagpuan ko na rin sila. Ma, magpakita ka na sana. Makita pa kita. At mayroon ka na rin mga apo. Tatlo na po sila. Yun lang po. At kami dito sa Magpakailanman ay nananalangin para sa'yo na matagpuan mo na nga ang iyong mama sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. You are so welcome, Yuki. You are Thank so you welcome. Thank you. Welcome.
Sadyang iba-iba ang kapalaran ng bawat tao. Nasa sa atin, ha, kung paano tayo bumabangon mula sa pagkakadapak at kung paano tayo muling lumalaban sa hirap ng buhay. Kagaya ni Yuki, libo-libo ang ating mga kapwa Pinoy ang may isang magulang na banyaga at nakakalungkot isipin. Kadalasan, hindi man lang nila ito nakilala o hindi na sila binalikan. Natunghayan natin kung paano isinapuso ni Yuki ang kanyang kahanga-hangang pagpapatawad sa kanyang mga magulang. At ngayong kumpleto na uli silang magkakapatid, marami pa silang panahon upang mabawi ang mga pagkakataon na maaari nilang pagsaluhan bilang pamilya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang natatanging programa na ang hatid sa inyo ay pawang mga totoong kwento lamang. Ngayon, bukas at magpakailanman.